Ladies and gentlemen, magandang araw po sa lahat, lalo na po sa aming mga subscriber, viewer at visitor sa aming channel. Kung kayo po ay bago pa lang sa aming YouTube channel, kayo po ay malugod naming iniimbitahan na kayo po ay mag-subscribe para inyo pong makita ang lahat ng ating mga property for sale at pati yung mga bago inyo po agad makikita. Ang property po na atin na kinukuha na ng video, ito po ay naka-location sa Santa Maria, Laguna. At ito po ay may total lot area na 1.5 hectares. Ito po ay land title at ito naman po ay may bahay na at ibinibitka sa halagang 5.5 million is package deal. Ang property po na ito ay naka-fronted po tayo sa barangay road na more or less mga 150 meters. At sa lugar pong ito, mayroon na pong supply ng tubig at kuryente at ang cellphone signal po at ang internet ay available po sa lugar na ito. At ang layo po natin sa town proper ng Santa Maria, Laguna, more or less po 1 kilometer. At ang layo naman po natin sa National Highway ay more or less 1 kilometer lamang po, ladies and gentlemen. Ang property po natin, ito po ay kombinasyon po ng patag at ng overlooking na nakikita po yung mga mountain view, mga sea of clouds. At sa bandang taas po nito ay makikita po natin yung windmill Pililya. Ang kagandahan po sa ating property dahil napakadami na pong tanim sa lugar na ito, ang marami po natin dito ay mga niyog na more or less mga 100 na puno at ang mga mangga po natin ay mga mahigit di po 100 na puno at mayroon pa po tayo ditong duhat, may lansunis po tayo, hirambutan po tayo at may mga dalandan at may mga saging at star apple at iba't ibang klase pong mga fruit bearings, ladies and gentlemen. Kaya po sa mga naghahanap po ng property na malapit lamang po sa Metro Manila, ang property po na ito from Pasig City, Manila, more or less travel time po yung mga 2 oras. At ang kalsada po at papunta sa lugar na ito ay simentado. At hanggang po dito sa property na ito ay simentado po ang ating daanan. Kaya po hindi kayo mamumroblema sa papunta at sa paglabas sa property na ito. Ito po yung paligid-ligid natin ng mga kabundukan. Kinukuhanan ko po ng video dahil maganda po ang view ng mga kabundukan dito. At maganda po ang mga formation ng mga sea of clouds. Ito pong portion na to, ito po yung upper part. Ito po yung overlooking. At kung magtitrim po tayo ng mga puno dito, makikita po natin ang windmill Pililya. Ang nakikita niyo po sa video footage, ito po yung mga saging at ito po yung mga mangga na mga kinalabaw. Noong season po ng mangga, ang naharvest po dito ay tinulada. At sa ngayon po, ang mga nyug natin ay marami pong bunga. At kayo po, kung magha-harvest po kayo ng nyug dito, at yung bukong-buko pa lang po ibibinta nyo na hindi nyo na po kailangan yan ang kumuha ng labor kasi po dumarayo na po ang ating mga buko buyer sa lugar na ito at sila na po ang nag-harvest nyan at kayo po ibabayaran na lang, bibilangin sa harapan nyo. Ang property po na ito ay meron na po tayo ditong supply ng tubig at kuryente at tayo po ay nasa community po tayo, ladies and gentlemen, at ang peace in order po dito ay mapayapa po at wala po ditong pollution at ang lugar naman natin ay malamig po ang klima dito at malapit lamang po tayo sa public market, sa simbahan, sa eskwelahan, sa resort at sa community. Nandito po tayo, malapit po tayo sa mga gas station. Ladies and gentlemen, ang property po nito ideal po itong gawing camping site or gawing resort. At dahil dito po sa lugar na ito, malapit po tayo sa highway, ideal po na gawin itong resort dahil nga po sa pagkaganda ng overlooking nito at yung harapan po natin ay patag, marami pong pipiling ilagay ng mga business sa lugar na ito dahil nga lang po ay malapit po tayo sa town proper ng Santa Maria, Laguna. Para po pala sa inyong kaalaman, ladies and gentlemen, ang Santa Maria po ay ito po yung rice granary ng Laguna. Kaya po ang bayan na ito ay maunlad na rin po at matahimik po dito ang kanilang peace in order. At kung kayo po pala ay bibili ng property at wala pa po kayong nakikita ang property na yung bibilihin or wala pa rin po kayong agent and broker, kayo po'y malugod naming iniimbitahan na maghanap po kayo ng property for sale sa Philippine Real Estate TV dahil napakarami po nating property for sale dyan. Ang kailangan nyo pong gawin bago kayo maghanap, siguraduhin po muna ninyo na kayo nakasubscribe na para nyo pong makita lahat yan.
Kung sakali naman po na wala kayong napili, wala kayong nagustuhan, malugod namin kayo iniimbitahan na mag-request po kayo ng property for sale sa Philippine Real Estate TV dahil kayo po'y aming hahanapan. Pero ang kailangan nyo pong gawin ay sabihin sa amin kung saan yung lugar gustong bumili, ilan po ang sukat, ano pong proyekto lalagay nyo, ano pong detalye ng property na bibili nyo at magkano pong budget para kami naman po yun agad po nga hanapin namin kung sakaling wala kami at kung meron kami, i-offer agad namin sa inyo, ladies and gentlemen. Tungkol naman po pala sa ating mga baguhan na mga buyers, mga baguhan na lot owner, seller, nagbibinta ng lupa. Kung kayo po ay nangangamba na baka sa pagbili ng lupa ay magka-problema kayo, o kayo naman pong mga lot owner sa pagbinta ng lupa ay magka-problema kayo, ito po ang aming guarantee. Nandito po ang Philippine Real Estate TV na meron po tayong mga professional broker at mga professional realtor na inyo pong maasahan na gagabay sa inyo at sisiguraduhin po ng pagbili nyo ng lupa. Igaguide po namin kayo sa tamang proseso hanggang po sa matapos. Ayun, alalay po kami sa inyo at tutulungan namin kayo makabili ng property na wala pong problema, na kung magkano man po ano yung ibinayad nyo, yung po ang makukuha nyo. Tungkol naman po doon sa mga lot owner, ito po ang request namin sa inyong mga seller and lot owner na kung kayo po ay magbebenta ng lupa ay ihanda nyo na po yung mga requirements na kailangan ni buyer. Dapat po nasettle nyo na po yung problema nyo sa tenant, yung sa buwis, at nakakuha na po kayo ng mga kaukulang mga dokumento na kailangan ni buyer para po mapabilis ang ating mga bintahan. At attention po sa lahat ng ating mga lot owner and seller, kung kayo po may mga property na ibinibinta at hindi po maibinta ng inyong mga ahente at broker, nandito po kami. Baka pipili nyo kaming pagkatiwalaan na maibinta namin ang mga property nyo. Pero kailangan lang po, ang lagi namin hindi hiling sa inyo ay ayusin nyo na po yung inyong mga requirements para po pag dumating si buyer ay maipresent natin po ng maayos yan at para mapabilis po ang transaksyon. Tungkol naman po sa mga buyers, ito po ang lagi naming paalala sa inyo, huwag po kayo magmamadali sa pagbabayad. Extra due diligence verification first before payment, kasi po pag tayo nagmadali at nawala po tayo sa tamang procedure, baka po po natin ng oras magka-problema tayo sa lupa na ating binili at hindi po natin magamit at magkaroon pa po tayo ng kaso, matagal po ang labanan sa korte. Ang battle in court po ay magastos at matagal. Kailangan po tayo mag-ingat para hindi na po tumabot tayo sa ganong problema.